Guys, for today's video, gagawa tayo ngayon ng kakaibang recipe na naman for today. So, nung nakaraan, gumawa tayo ng century tuna fish ball. So, ngayong araw naman ito, kakaiba naman natin gagawing fish ball. So, ang gagawin natin ngayon guys ay blue bay tuna, hot and spicy. Sabi, sarap nito guys. At ang kakaiba dito guys, so lalahukan natin siya ng saging ano. So, yinadyad na saging. So, lalawakan natin itong ating fish ball ngayong araw na ito. At ang kakaiba pa at level up pa sa ating fish ball for today, ang gagamitin naman natin ngayon guys ay kangkong. So, nung nakaraan ang ginamit natin ay malunggay. So, ngayong araw naman ang gagamitin natin ay kangkong. So, yun guys, tara, magluto na tayo ng blue bay tuna fish ball with banana and kangkong. Yun guys, tara, luto na tayo. So una guys, ilalagay natin itong ating blue bay tuna hot and spicy. Yun. Yan. So na natin ilagay guys, dito sa ating bowl. So gagamit tayo ng harina. So mga 2 to 3 or 4 cups. Okay na yan, panarili lang naman eh. Sa dalawa, tatlo, apat. Gawin na natin guys, anim. Para marami naman makatikim. 5, 6. Yan guys, yung halo-halo lang natin guys. Then, sa natin ila guys, itong ating kinatad na bawang at sibuyas. Tararang! Siyempre, hindi pwedeng wala tayong mga ibang ingredients. So, meron tayo dito nga ajinomoto. Lagyan natin guys, ng ajinomoto. So, dapat ilagay ito nga, yung magic syrup. Syrup! The Cannaman! Lagyan din natin guys ng paminta. Kahit hot and spicy yung ating blue bay tuna, mas masarap rin yung may paminta guys. Yan nga guys, halo-haloin lang ulit natin. Sarap na ito guys. So, yan. Ganyan lang guys. Okay ba itong ating fish ball for today? Yan. At yun nga guys, lalagyan natin ito ng banana. Ito guys, banana. Yadyarin natin ang ating bananas. Parang cheese lang guys, ang pagkagayadyad sa ating saging. Ayan. Pakita ko sa inyo guys, para mas malinaw. So guys, oh, yun ang ating banana para sa ating fish ball. So halalo lang natin ulit guys ng ganyan. Okay na yan. Oh. So natin may lagay yung ating banana. So ang susunod natin ilalagay itong ating yeast guys, yeast. Para may pampalasa tayo sa ating fish ball. So yun lang guys, oh. Okay na yun. Baka masyado umalis ha. At sunod guys natin lagay. Gamamit tayo guys ngayon ng cornstarch. So isang kutsara ng cornstarch lang guys. Ito. Yung. Yung. Okay na yun guys. And then halo-haloy lang natin ulit. Sarap nito guys. Promise. Sarap ng ating fish ball. Kaiba. Yun guys, oh. Yung. Siyempre guys, hindi dapat natin kalimutan lagyan na ito ng asin. Tararang. Yung. Okay na. And then, halo-haloy lang ulit natin. So yun guys, ganyan-ganyan lang.
Lagyan natin guys ito ng mga 1/4 cup ng water. Adjust lang tayo ng konti kung sakaling kulang. Ano guys? Para makuha natin guys yung tamang lapot ng ating gagawing fishball. Tapos saka natin ito paalsahin. At ready na natin lutuin. Ready na naman ang ating merienda. Sabi guys, so ganyan lang. Halalin lang natin guys yan. So sa paggagawa guys ng fishball, so marami tayong klase na homemade na fishball. Ano? So dati nagawa na tayo ng century tuna. At yung una natin ginawang fishball guys, yung mga ordinary na gawa lang natin ng fishball. So ngayon i-level up natin. Ano? So kakaiba ito, meron itong mga banana. At mamaya lalagyan natin ito guys ng kakaibang dahon. Yung guys, oh, nakuha na natin yung tamang lapot ng ating fishball. The last guys na ilalagay natin ingredients sa ating fishball for today. Itong ating mga ginayat na kangkong. Yan ang kakaiba guys. Kangkong ang ating ginamit ngayon for today. Na kung nakaraan ang ginamit natin guys ay malunggay. So ngayon ang ginamit naman natin ay dahon ng kangkong o ang kalbos ng kangkong. Yan guys oh. Yung. And then halu-haluin lang ulit natin ito guys. Ganyan. Napakasarap nito guys. Promise. Sana lang matikman ninyo. And makakuha kayo ng idea guys kung paano gumawa ng mga iba't ibang klase ng fishball. Ano? So pwede rin ito nyo guys gamitin na pang business. So napakagandang business guys nitong fishball. So napakalaki na guys ng tubo. Ayan. Okay guys, ito na. Ready na ang ating fishball. At paalsahin lang natin ito guys ng mga 2 to 3 to 5 minutes. Ano? At pwede na natin itong lutuin. So yun lang guys. Bye-bye! Yun nga guys, ito na yung ating sauce na niluto. Ayan guys o. Oh. Napakasarap guys ang ating sauce na ginawa. So agad ito guys mamaya sa ating nilutuin na fishball. Ano? So ito na yung ating sauce. At tingnan natin naman itong ating pinaalsa na fishball. Yung. Ayan guys, ready na nating lutuin ang ating fishball. So tara, luto na tayo. Bye bye! Hi guys! So yun, titikman na natin itong ating mga niluto na fishball. Ano? So, blue bay fishball with banana and kangkong leaves. Ano? So, titikman na natin. Ito yung ating ginawang sauce kanina. So, napakasarap guys nitong ating nilutong fishball. Ano? Kahit hindi pa natin natitikman. So, ito guys, tikman na natin kung ano ito kasarap. Siyempre. So natin sa ating zeros. Unang subo guys para sa inyo. Wow! Napakasarap guys. Sulit na sulit guys yung lasa. Lasang-lasa guys yung ating hot and spicy blue bay tuna at yung kanyang nilahok natin na niyadyad na banana kanina. At yung lasang-lasa guys yung ating kangkong. Napakasarap guys. Thumbs up na thumbs up guys ang lasa nitong ating luto na
fish bala na. So yun guys, sana may natutunan ulit kayo sa aking recipe for today na homemade again na fish bala na. So kakaiba siya at nilevel up talaga natin. So don't forget guys na lalahanin yung mga ingredients at ating mga proseso ng ating paggawa. Muli guys, salamat ulit sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, and follow sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel guys, Ponce Vlog. Muli guys, thank you for watching. Bye-bye!